Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, isa na naman sa ating mga sender ang ating babasahin. Pa-advice naman po, nasa LDR relationship po ako. Matagal na rin po kami kaso laki ng pinagbago niya sa ngayon. Dati lagi kami nag-uusap. Tawagan ngayon, bibihira na lang kung gusto niyang tumawag. Yun na nga lang, lagi naman ako na naghihintay sa tawag niya o tatawag man siya, nagmamadali. Wala naman po ako sa pagkakamali sa kanya. Di nga sumagi sa isip ko na maghanap ng iba. First time tinay ko, sabi ko, uwi na siya dito sa Pinas. Magbukas na lang kakok tayo ng negosyo para di na siya umalis. Kaso ayaw naman niya, mahirap daw, daming dahilan, ano po ba ang dapat kong gawin? So yung ating sender mga kasawi ay isang lalaki. So LDR ang kanilang relasyon mga kasawi, na sabi niya, dati ay maayos naman sila ng kanyang jowa. Tapos yun nga, nagkalayo sila dahil nga syempre nasa ibang bansa yung babae. Tapos biglang nagbago, biglang nagkaroon ng ganito na malamnay na ang kanilang pag-uusap, patigit sa lahat ay madalang na tumawag ang isang babae kahit siya ay matagal na naghihintay ang isang lalaki. Tapos kung tatawag naman ito ay madalang na at nagmamadali pa ito during kapag sila ay nag-usap. So inalok nga si girl na talagang umuwi na ng Pilipinas para naman magnegosyo sila. Pero ang sabi ng babae ay maraming rason ito. Ayaw niya umuwi. Kisyo, ganito, ganyan mga kasawi. So, syempre, magbibigay tayo ng topic at suggestion at advice dito sa ating sender na isang lalaki. Para sa akin, kumbaga kung dati maganda ang relasyon ninyo, tapos kung nasa ibang bansa na siya, tapos tumagal siya doon, tapos ganito na inyong sitwasyon. Nagiging matamlay na ang kanyang pakikipag-usap sa'yo. Tapos hiniling mo naman or sinadjust mo sa kanya na umuwi na siya sa Pilipinas at ayaw pa rin niya. So ibig sabihin, merong ginagawa ang iyong jowa. Kasi alam niyo ba, kung bilang babae, kung ako ang sa sitwasyon niya, mahal na mahal kita, syempre ang gagawin ko, kung ano yung magpapasaya sa'yo, is gagawin ko yon. As long as magkasama tayong dalawa, tapos hindi naman mabigat ang buhay ninyo, may kaya naman kayo, okay lang, go ako doon. Kasi kumbaga, eto na yung mga reason na mas magpapasaya sa akin kapag ka magkasama tayong dalawa. Pero kapag ka ang isang babae kasi, ang ginagawa ay ganito, bibihira na mag-chat, bibihira ka ng tawagan, na tigit sa lahat, ang daming mga rason at nagmamadali. Isa yan sa mga sign na baka yung girlfriend mo ay meron na rin iba. Kasi hindi magiging matamlay ang isang babae kung wala itong kapalit. Hindi magiging matamlay ang pakikipag-usap sa'yo ng isang babae kung wala siyang ibang nakakasama or nakakausap na ibang lalaki. Kaya kumbaga, talagang hindi niya lang madiretso sa'yo ng isang babae na meron na siyang iba. Kumbaga, unti-unti ka na lang niya na talagang ikaw na mismo ang bumitaw sa kanya. Ikaw na lang yung mismo yung maghanap ng ibang babae. Hindi mo masabi na meron na siyang ibang lalaki mga kasawi. Ikaw yun talagang hinihintay niya na bumitaw sa inyong relasyon para maging malaya na siya, para hindi siya matatawag na siya na mismo ang nagluloko. Pero ang katotohanan nito mga kasawi ay siya talaga ang nagluloko mga kasawi. Kasi ganun yung mga kababaihan. Hindi yan magiging matamlay sa inyo. Hindi yan talagang hindi mag-chat-chat sa inyo kung araw-araw, minuminuto. Kapag ka mahal ka ng isang babae, makikipag-communicate yan sa iyo, magtatawag yan sila sa iyo kahit pagaano kahirap ang kanilang mga oras doon sa inyo. Dahil mahal ka niya at higit sa lahat, wala siyang ibang lalaki mga kasawi. Lagi mong tatandaan yan sa ating sender. Kaya ngayon pa lang, mas maganda nakausapin mo na ang iyong jowa, kung ano ba talaga mga rason niya, kung ano ba talaga ang ginagawa niya, or kung talagang wala na siyang nararamdaman, mas maganda na bitawan mo na lang siya kaysa naman maghintay ka sa wala. Yung pala ay nagpapakasaya na siya sa piling ng iba. Yun lamang po mga kasawi yung aking suggestion tungkol dito at sa ating sender. Maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.